Hi guys, welcome dito sa aking channel. This reading is for Earth Signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. This is a love reading for Earth Signs. Let's get your energy. We have here the Two of Wands at the... And the Seven of Pentacles. Meron kang hinahangad dito, guys, no? Or dinidesire sa buhay mo. Maring pangarap mo to go abroad or mag-travel or to pursue your passion. Kung saan ka passionate, guys, no? Kung anumang career yung pinapasok, gustong pasukin. At may mga skills ka dyan, guys, na magsisucceed ka, no? Na you are capable. Capable ka to make your dreams a reality. Na magtagumpay ka dyan. Capable ka, guys, no? May mga innate kang kakayanan para ma-achieve mo yung goal mo na yan. Pero meron ka pa ditong inaantay, guys, na maaaring kulang pa yung mga kaalaman mo, kulang pa yung skills mo dito para sa'yo, sa tingin mo, na baka minamaster mo pa. You're waiting for the right timing. Inaantay mo yung tamang timing kung saan tingin mo na nag-grow ka na talaga. Na tingin mong capable ka na talaga. But you are now a capable person sa goal mo na yan. Sa dream mo. Masyado ka lang siguro, guys, na perfectionist sa sarili mo, guys. Ano pa? About your love life. Ano ba yung dapat malaman sa love life mo, guys? Sa love life. Wala na wala ba sa? So, ito. Madaming person dito, madaming opportunity na magkaroon ng new beginning sa love life, guys, oh. Tingin mo parang hindi fit sa yung mga opportunities kaya tinatalikuran mo, eh. Mga taong or opposite sex, no. Yung mga humahabol sa iyo dito, nagkakagusto, nagkakandarapa sila sa iyo. Masyadong mataas yung tingin mo sa sarili mo, guys, compare sa mga nagkakagusto sa'yo, mga opportunity sa love, or baka hindi ka lang talaga dito interested sa love ngayon. Let's get more card kung bakit parang nilalayuan mo yung mga opportunity. Nasaktan ka kasi dito, guys, sa taong minahal mo. Meron ka kasi dito talaga na minahal mo, no? Na still nasa puso mo pa rin, pero nawasak yung puso mo dito, eh. Kumbaga, nasaktan talaga, parang nahati, no? Mga tatlong hati, dito tatlong hati. Pero tinatry mong makarecover, makamove on sa heartache na yun. Cause ng breakup at cause ng paghiwalay ninyo ng person na to. Feelings mo towards this person. I
Ayun guys, sabi ko na nga ba, nag-hold on ka pa dito sa person na to. Gusto mo ng success. Gusto mo maging successful in life. Gusto mo sa spotlight ka. Gusto mo gamitin yung mga talents and skills mo to be famous and to be successful para yung person mo bibilib sa'yo. Dahil may still nag-hold on ka pa sa person mo. Gusto mong ipakita sa person mo na you're great, na matayog na attain mo, na wala na siyang mahanap na kagaya mo. Na capable ka, successful ka. Yun yung gusto ko ipamukha sa kanya, iparamdam sa person mo. Ano ba yung feelings ng person na to towards you? Merong third party. Gusto niyang iwanan or kalimutan yung other person na kadeal niya dito, guys. So, maring nakipaghiwalay na siya sa third party niya. Dahil gusto niyang makipagbalikan sa'yo or to start a new beginning with you. Gusto niyo mag-offer ng new relationship with you na stable. Stable yung offer with a stability na you can trust now, sabi niya. Na ikaw na lang daw, no? Willing siyang i-let go yung isa. Baka nga nakipaghiwalay na siya dun, guys. Ano ba iniisip ng person na to towards you right now? Oh. Nagluluksa yung person mo, guys, in sorrow, in pain. Sobrang nagsisi to. Sobrang nalungkot, no? Maari talaga dito, guys, na at night, umiiyak to. Full of dark energy, full of shadows ng mga ginawa niya, parang hinahan siya ng mga ginawa niya. So, nagsisi yung person mo na to, guys. Umiiyak tong person mo, guys, no? Sa nangyari, no? No, heartbreak dito, heartache. Mga sa nangyaring break up sa inyo. Iniwan niya yung third party niya for you para makapag-offer siya ng another new beginning, no? Para magkaroon na ng stability sa inyong dalawa. Possible outcome for the both of you? New beginning. New beginning. At muling itatayo niyo yung relationship niyo. Muli niyong isimulan yung relationship niyo dito. Nang wala ng away, no? Baka nag-away kayo dito. Mukhang hindi na kayo mag-away. Magbabati na kayong dalawa. Kabati na kayo. Ayun, no? You will start your new relation, your relationship. Kumbaga, ibuhayin niyo muli. Itayo niyo muli, no? Yung nasira niyong, kumbaga, pagkumpunihin niyo ulit, no? Bubuo kayo ulit ng relationship, no? So, ayan. Pareho niyong hiniling to, pinag-pray na magkabalikan kayong dalawa. So, ayun lamang for this reading right now. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please do subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun ma-notify kayo sa masusunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga naka-resonate sa reading na ito.